dahil sa pangambang pasabugan to ng US. Pinapaalerto na tuloy ng China Ministry of Defense ang kanilang mga depensa. Baka raw kasi pumasok ang Philippine Air Force at US Pacific Air Force sa kanilang mga military base. Pero sana talaga, eh, no? Tuluyan na maitaboy itong pwersa ng China sa ating mga teritoryo. At kung sakali man sila ay magba-back down na itong China na tuluyan, eh malamang itong gulo na posible mangyari, eh baka hindi na mangyari, mga utol. Diba? Kasi sila naman talaga, itong China naman talaga ang nagpapalala ng tension dyan. Kabaliktaran ng kanila sinasabi na US ang dahilan kung bakit nagkakagulo dyan sa West Philippine Sea o dito sa South China Sea. Eh sila naman to nangaagaw ng teritoryo. Ma'am, check muna natin tong B-52 bomber, no? Ayan mga utol, no? Mula to sa inquirer.net. Ayan, no? B-52 bomber joins PH jets for WPS o West Philippine Sea Patrol irks China. Okay? The United States has sent a nuclear capable bomber for its mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Matindi to mga utol. Sunod-sunod ang aksyon na ginagawa ng United States of America at ng Pilipinas sa issue dyan sa West Philippine Sea, particular sa pangaagaw ng teritoryo ng China. At eto ang ating topic ngayon. Iyak, nagpapanik na ang China. Pinauwi lahat ng barko nila. Umatras lahat, natakot na sa US bomber. Okay, mamaya titingnan natin yung legitimacy ng report na to. Mula to kay Melvs Castle, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Game na, alamin na natin to. Kinikilabutan na ang China. Natakot na sa B-52 bombing aircraft ng US. Alam nyo ba kung bakit? Posible rin kasing may bit-bit tong nuclear bomb. Katulad kasi ito noong ginamit ng US sa Japan noong World War II na may daladalang atomic bomb. Dahil sa pangamba ng Chinang pagbubombahin ang kanilang mga barko sa South China Sea, pinauwi muna ang lahat ng ito. Dito kinumpirma nga yan ng nagpapatrolyang Philippine Coast Guard aircraft. Nawala na yung mga naka-deploy na mga barko, China Coast Guard, sa ating mga teritoryo. Kasi maganda naman talaga na pinaiigting natin ng ating pagpapatrolya, lalong-lalo na kapag kasama natin ang United States of America. Kasi mga utol, kung tayo lamang, ay kulang nga po ang ating mga asset o yung mga kagamitan para mapatrolyahan ang ating mga teritoryo. Yun rin yung rason kung bakit tayo ina-overwhelm ng China dyan sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Kasi nga po, kulang ang ating mga barko. Okay, balikan lang natin konti. Ang mga barko sa South China Sea, pinauwi muna ang lahat ng ito. Dito kinumpirma nga yan ng nagpapatrolyang Philippine Coast Guard aircraft na lahat ng barko mula sa China na malapit sa Exclusive Economic Zone ng ating bansa ay nagsilayas na. Sobrang pagkabahala at pagkatakot nga ang kinakaharap ng mga Chinese dahil sa pangambang pasabugan to ng US. Pinapaalerto na tuloy ng China Ministry of Defense ang kanilang mga depensa. Baka raw kasi pumasok ang Philippine Air Force at US Pacific Air Force sa kanilang mga military base. Pero sana talaga, eh, no? Tuluyan na maitaboy itong pwersa ng China sa ating mga teritoryo. At kung sakali man sila ay magba-back down na itong China na tuluyan, eh malamang itong gulo na posible mangyari, eh baka hindi na mangyari, mga utol. Diba? Kasi sila naman talaga, itong China naman talaga ang nagpapalala ng tension dyan. Kabaliktaran ng kanila sinasabi na US ang dahilan kung bakit nagkakagulo dyan sa West Philippine Sea o dito sa South China Sea. Eh sila naman to nangaagaw ng teritoryo. Ma'am, check muna natin tong B-52 bomber, no? Ayan mga utol, no? Mula to sa inquirer.net. Ayan, no? B-52 bomber joins PH jets for WPS o West Philippine Sea Patrol irks China. Okay? The United States has sent a nuclear capable bomber for its first joint patrol with the Philippine military over the West Philippine Sea, prompting China's military to send its forces there to monitor that activity. Okay? Basahin lang natin ng konti para hindi na natin 3 FA-50 light fighters of the Philippine Air Force on Monday flew in tandem with
a B-52H Stratofortress Long Range Strategic Bomber deployed by the US Pacific Forces. The joint flyovers covered 90 nautical miles, 167.66 kilometers west of Candon, Ilocos Sur, and 50 nautical miles of northwest of Lubang, Mindoro, within the Philippines Exclusive Economic Zone. Malinaw na malinaw yan. Ang kasama ng Philippine Air Force natin na nagpatrolya yung US Pacific Air Force na B-52H bomber, no? Na capable na magbitbit ng nuclear, mga utol. At para lamang rin i-monitor yung mga galawan na ginagawa ng China. So tama lang naman na gawin natin yan. At hindi naman, wala namang karapatan ang China na manduhan kagaya ang ginagawa nila, no? Minamanduhan nila ang Pilipinas kung anong dapat nating gawin. Kung naaalala ninyo sa Batanes na magdadagdag tayo ng mga pwersang militar doon, eh nagkundina na naman ang China. Ano bang kinalaman nila sa desisyon natin sa loob ng ating soberanya? Wala dapat silang kinalaman. Dapat silang umalis. Yun ang dapat nilang ginagawa. So legit yan, mga utol, ha? Okay? Pakinggan na natin itong sasabihin itong leche na to. Philippines' attempt to court countries outside the region by carrying out so-called joint patrols is just to use external forces to stir up troubles in the South China Sea. Ayun na naman, no? Na nag-i-stir up daw ng trouble, o nagpapasimula ng kaguluhan itong Pilipinas sa pag-iimbita ng outside forces. Mga loko talaga, eh. Paninira lamang, no? Kabaliktaran yan, mga utol, no? Kung anong lahat na sasabihin yan, kasinungalingan. The Philippines to abandon speculative and adventurous mindset and stop irresponsible exaggeration and hype. Chinese troops will stay on high alert and continue to take all necessary measures to resolutely safeguard national sovereignty, maritime rights, and interests. Pero paglilinaw ng tagapagsalita ng Philippine Air Force, hindi kailanman gagawin ng ating bansa ang umatake na lang basta-basta. Tama. Hindi raw naghahamon ng gulo ang Pilipinas. Tama. Ang isinagawa daw ng military air patrol ay pagpapakita lang ng presensya sa West Philippine Sea na kung sino ang papasok sa ating military airspace ay posible nilang pabagsakin. Yan ang totoo, mga utol. Tayo ay naggaganyan, nagpapakita ng mga ganyan para makita rin ng kalaban itong China na kung ano man ang kanilang pinaplanong masama, eh hindi pwedeng mangyari. O kaya ma-action na natin na pwede nating labanan. Pagpapakita na pwersa na capable pa rin tayo at ang ating kaalyado na ipagtanggol yung ating teritoryo. Hindi yan para atakihin ng China. Okay? So yung sinasabi ng China, kung papansin nyo, paulit-ulit lang. Nag-iimbita ang Pilipinas ng outside forces na nagsisimula ng kaguluhan. And then, ang China ay handang ipagtanggol ang kanilang soberanya. At ang sinasabi ko dito, anong soberanya ba sinasabi nila? Sinasakop ba natin ang kanilang mga nasasakupan? Hindi. Sila po yung nananakop at nagnanakaw o nang-aagaw ng mga teritoryo. At yun po yung pinaglalaban ng Pilipinas. Malinaw na malinaw po yan. Yung kabaliktaran po ng kanilang sinasabi ng China. Simpleng pagbabantayan ni Colonel Castillo. Pero hindi direktang pinapatamaan ang China dito. It's just a simple exercise to promote regional peace and security. Tama. And of course, yung sinabi ko nga kanina, to promote the rules-based order. Improve yung skills ng ating mga pilots for such joint exercises. And of course, we also improve the interoperability between the two air forces. These are two types of aircraft with different capabilities, different air speeds. So it's a good practice for them to intercept and to, kumbaga, mag-joint formation sila. Tama. During combined air patrol. Kasunod naman ng pinaghihinalaang cyanide fishing sa Bajo de Masinloc, inirerekomenda ni Senator Rizzo Ontiveros kay Pangulong Bongbong Marcos na arestuhin ang lahat ng Chinese maritime militia na sangkot dito. Dapat... Tsaka mga utol, no, tama lang na yung mga pumapasok na Chinese maritime militia o kahit ano pang foreign vessel na pumapasok sa ating exclusive economic zone nang walang pahintulot, eh dapat arestuhin, hulihin, mga utol. Yun ang tamang gagawin natin para itong mga tumadala.
Hindi lamang dahil nag-cyanide fishing sila, kundi pumasok sila sa ating teritoryo ng walang pahintulot. Dapat yun po ang ating ginagawa. Kagaya ng ginagawa ng Japan. Tinataboy sila, pinipitpit sila, di ba? Sa Indonesia, pag nahuli, pinapasabog yung mga barko. Pwede natin gawin yun kasi karapatan natin yun. Bilang atin yung teritoryong kanilang pinapasok nang sa ganun, ay madala itong mga leche na to. At para karagdagang impormasyon, ito pa po yan. No? Ito po'y mula naman sa sa inquirer.net. No? Ayan ang mga urinis mo. The U.S. Ayan, ito. The U.S. U.S. sends a nuclear-capable bomber for its first joint patrol with the Philippine military over the West Philippine Sea. Ayan mga utol, ha? Malinaw. Itong mga joint patrol na yan, kahit pasabihin na joint patrol lamang, ayan ay strong message ang pinadadala at pinahahatid sa dito sa kalaban natin. Ho. Talagang kalaban na natin ng China na kami po ay handang magtanggol o ready kami sa anumang aksyon na gagawin ninyo na laban sa aming bansa. Ganun lang yung mensahe niya na malakas ang aming kaalyado, kaya namin gawin yan sa inyo kapag sinubukan yung umatake. So yun yung kinakatakot din ng China, kaya nangakak na sinisira na yung US. Yun lang tayong paraan na magagawa nila eh. Kasi hindi naman nila kayang makipagbakbakan sa US eh, kaya sila natatakot. So ano sa palagay nyo mga utol? Pa-comment na lang at salamat din, no? Natakot yung mga yan, nagsilaya sa ano. Sa, pero dapat lang talaga hulihin pag pumasok sa ating exclusive economic zone, di ba? Pagbayarin ng mga bilyong-bilyong halaga ang China sa pagkasira nito ng mga bahura sa ating teritoryo. Kailangan magbayad ang China ng mahigit 33 billion pesos worth of annual damage na ginawa nito sa ating karagatan at likas yaman. Huwag nating hayaang mawala ang ating mga isla at ang ating soberanya. Ipaglaban natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Pabor naman si Pangulong Bongbong Marcos na mag-file na ng kaso laban sa China. Pero papaimbestigahan pa raw ito at dapat may matibay na ebidensya na ibabato laban sa mga incheck. Alleged cyanide fishing. May? Alleged cyanide fishing. Yeah, that's a... Well, the best that we know is that there really is, as far as I can, as we can tell. Sabi ng BIFAR, talagang merong ginagamit. Meron naman nagsasabi, matagal na ginagawa yan. And I do know that there are cases of cyanide fishing before, even here in the Philippines. But I think the reason that it has become more alarming is that it has become more prevalent. Kaya yun ang inaalala natin. Sa totoo lang mga utol, no? Kung sakaling totoo man yung cyanide fishing, eh loko talaga itong mga to, no? Kumbaga, kung hindi nila pakikinabangan, ay sisirain na lang nila. Naalala nyo yung winasak nila yung mga corals, so inubos nila yung mga corals sa isang bahagi sa West Philippine Sea. O ngayon naman, cyanide fishing, di mawawalan ng mga isda. Di mawawalan na mahuhuli ang ating mga manging isda. Mga loko talaga, di ba? Pero yun nga yung sinasabi ko. Dapat talaga, it's time, ha? It's time. Na kung sino mang foreign vessel, sino man, hindi lang particular sa China, pero China lang naman talaga mauulit eh. Na pumasok sa ating exclusive economic zone, dapat hulihin. Okay? Hulihin natin. Karapatan natin yon, dahil teritoryo natin yon. So ano masasabi nyo mga utol? Maraming salamat. Pakicomment na lang. Maraming salamat kay Mabels Castle. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Takilis. In behalf of the Real South Park Production, ako nagpapasalamat sa walasawan nyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat.